Meanwhile, an EBC witness at the scene saw people running everywhere and a body that appeared to be cut in half. Here's Pauline Bautista reporting from Sweden. Noong ako ay nakasakay na ng bus, pauwi galing sa isang shop sa Hertoriet, ay biglang huminto ang bus na sinasakyan ko. Akala ko dahil sa may mga tumatawid na tao, pero iba ang nakita ko ng paglingon ko. May humarurot na truck na dapat ay daanan lamang ng tao. Nakita ko kung paano nagtakbuhan ng mga tao papalayo at kung paano sinagasan ng truck ang mga madaanan nito. Mabuti na lang at awa ng ama ay maagang huminto ang bus na sinasakyan ko at hindi kami ang nahagip o natuluyang sagasaan. Pero pagbaba ko ng bus ay nakita ko ang kinahantungan ng pangyayari. Isang hati ng katawan, isa naman ay naghihingalo. May mga ibang tumulong pa sa kanya ngunit tuluyan na nawala ng buhay. Sa aking paligid ay may mga nag-iiyakan, nagsisigawan, nagtatakbuhan at ang iba naman ay tumatawag ng ambulansya at pulis. Ang iba naman ay tulala, tumutulong sa mga nahagip. Ngunit masasabi ko na halos lahat ay nagbigla sa nangyari. Napatingin ako sa dinaanan ng truck at nakita ko na may usok sa gawing dulong iyon. Matapos ang ilang minuto, ay may narinig kami nagsisigaw na, "Spring! Spring!" Ibig sabihin ay, "Takbo! Takbo!" Kahit hindi namin alam kung bakit, ang ilan sa amin, kasama na ako, ay nagtakbuhan. Dala na rin siguro ng takot na baka may mangyari pang ulit na ganoon o mas higit pa. Mula sa Stockholm, Sweden, Pauline Bautista, nag-uulat. And we'll be back with the ASEAN News right after this break. Stay tuned.